Second Kings. Thirteen. Verse. Verse. Dito tayo sa 14 muna magsimula. 13-14. Now Elisha was falling sick of his sickness, whereof he died. And Joas, the king of Israel, came down unto him and wept over his face and said, Oh, my father, the chariot of Israel and the horsemen thereof. And Elisha said unto him, Take bow and arrow, take bow and arrows. And he took unto him bow and arrows. And he said to the king of Israel, Put thine hand upon the bow. And he put his hand upon it, and Elisha put his hands upon the king's hands. And he said, Open the window eastward. And he opened it. Then Elisha said, Shoot. And he shot. And he said, The arrow of the Lord's deliverance, and the arrow of deliverance from Syria. For thou shalt smite the Syrians in Aphek, till thou have consumed it. Is God? And continue pa natin dito. And he said, Take the arrows, and he took them, and he said unto the king of Israel, Smite upon the ground, and he smote thrice, and he stayed. And the man of God was wroth, nagalit, si Elisha. He was wroth with him and said, Thou shouldst have smitten 5 or 6 times. Dapat sabi niya, hinampas mo ng 5 hanggang 6 beses ang lupa. Then thou hast smitten Syria till thou hadst consumed it. Whereas now, thou shalt smite Syria, but thrice. Praise God. Ang gusto mo pala ng kanyang thrice. Ilan na ang 5 mga kapatid. Ito sa ating binasa. May sakit si Elisha. Nung balitaan ng hari, si Hari Joas, pumunta siya. Pumunta siya kasi humingi siya ng tulong dahil ang Israel ng mga panahon ngayon, ginikipit sila ng Syria. Ginikipit sila. Tuloy na siya lang ito. Ito ay mensahe ng propeta nga pala. Binabinisit siya noong 1956. Na kanyang pinamagatan the Lord's deliverance. The arrows of the Lord's deliverance. God's deliverance. Tingnan muna natin ang literal na arrow. Ang arrow means a target. Pagka meron kang arrow, kailangan meron to target. Di ba? Hindi ka naman pwede mag-target sa hangin lang. The first thing that an arrow needs is a target. Without target to aim at, an arrow would seem to have greater purpose. Parang kunti lang ang saysay ang halaga kung wala ka namang titirahin, di ba?
May tatlo siyang, ano, may tatlo siyang katangian na dapat taglay ng arrow. Ang una ay target. Pangalawa, an arrow needs energy. Ba, kailangan naman na may lakas siya. May force. Kailangan may force. Without energy, an arrow would be a useless object. In archery, energy is transferred from the arm muscle into the bow. Diba meron mo yung ano, yung sa Book of Revelation, yung nakasakay sa kabayo, bow lang ang dala niya, wala siyang arrow. Kaya pang block. Sabi niya dito, kailangan daw meron energy ang taglay ang arrow. Without energy, an arrow would be useless object. In archery, energy is transferred from the arm muscle into the bow and imparted to the arrow by the string. Only then is the arrow in use. Ang pangatlo, an arrow needs penetration. Dapat naman ang arrow talaga nakakabaon. Hindi yung pagka tinira mo yung target mo, tumalbog yung arrow mo kasi mapurol, walang tulis. Kailangan meron siyang, that's right, meron siyang matulis na nadulo yung bullet sharp. Makapenetrate. An arrow needs penetration. Without the ability to penetrate, without being sharp, an arrow would be rather useless. So, ito yung minisahe ng propeta. Kung ating ito nadalhin sa spiritual, nung binabasa ko yung, may mga binasa rin ako ng mga nag-search din ako, sabi ko, ano ba ang ibang, bukod doon sa binasa kong minisahe ng propeta, nag-search din ako ng, yung ibang iba nag-explain tungkol dito sa, kasi may mga nag-basis din dito sa ano na ito na binisis ng propeta eh, yung mga ibang mga manggagawa rin sa mga ibang denominasyon. Ang paliwanag nila doon sa arrow, ano daw yun? Faith, hope, at saka love. Pero yung ating propeta, ang kanyang pagpapaliwanag dito sa arrow, kasi sabi nga niya dito, sabi niya doon kay Joas, sabi niya, the arrow of the Lord's deliverance and the arrow of deliverance from Syria. Sabi ng ating kapatid na propeta, sabi niya, we have struck the arrow of God's deliverance. You see, it was God sent the arrow of deliverance to us. Ano ba yun? Ano yung arrow of deliverance na pinadala sa atin? Sabi niya, the arrow of deliverance is the Holy Spirit that's been sent. Shot from the bow of God's love, sabi niya, when the eternity to eternity was pulled together by the cord of love, God shot the arrow of deliverance into the church on the day of Pentecost. Amen. Sabi niya, yun daw ang pinadala sa atin. Sabi niya, yung Holy Ghost is the arrow of God's deliverance. And the church was given in your hand. Sabi niya, the church was given into your hand, the arrow of God's deliverance. Praise God. The Holy Spirit, sabi niya, will deliver the church out of any kind of chaos it get into. But what does it do with it? They pick up the arrow and they struck three times.
nung sinabi niya ito, parang nagkaroon ako ng kaisipan, sabi ko lang. Parang yung hari na hinampas lang niya ng tatlong bisis yung lupa, sabi nga ni bagamat hindi siya binigyan ng instruction ni Elijah na kung ilang bisis niya hahampasin, pero ang ginawa niya tatlong bisis lang, supposed to be dapat sabi niya 5 times hanggang 6 para madurog mo yung Syria. Ito nga pala nung sinasabi niya dito sa English na sabi niya, "Oh my father, the chariot of Israel and the horsemen thereof." Kasi nung time na yon, dahil nga ginigipit sila ng ano ng Syrians, itong Israel, nahihirapan sila. Sabi niya dito sa taas ng ating mababasa, "And the Lord gave Israel a savior so that they went out from under the hand of the Syrians, and the children of Israel dwelt in their tents as before time. Nevertheless, they departed not from the sins of the house of Jeroboam, who made Israel sin, but walked therein, and there remained the grove also in Samaria." Kasi ito si Jeroboam. Ano kung binabasa ko, pero yung binabangkit yung sin ni Jeroboam. Alam niyo ba kung sino si Jeroboam? Si Jeroboam, siya yung official ni Solomon. Siya yung, kung baka parang pinakakanang kamay siya ni Solomon nung time na nagre-reign si Solomon, na nagkaroon siya ng bahagi na maging hari. Kasi nung binabasa ko ito, nagalit ang Diyos kay Solomon dahil nga sa kanyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kasi nakasawa siya ng anak ng paraon. Nasawa niya yun. So, dahil itong mga ni paraon ay mga sumasamba sila sa mga, yung si Astaroth, yung si Molech, kung sino-sino pa mga Diyos-Diyosan nung time na yun, si Solomon, napasama. Tapos nagalit ang Diyos. Nung nagalit ang Diyos, ito nga yung si Jeroboam na kanyang pinaka-official, matas na may katungkulan ito. One time, may isang propeta na dumating sa kanya na sabi niya, itong sabi ng Panginoon, sabi niya, gagawin kang hari. Sabi niya, itong ang bahagi, sabi niya, itong 12 tribes, sabi niya, ibibigay sa iyo yung 10. Nung mabalitaan ni Solomon na magiging hari ko si Jeroboam, ang ginawa niya, hinating niya ito para ipapatay. Ang kaso, dahil nga meron ng hula sa kanya ang Diyos, ang ginawa nitong si Jeroboam, tumakas, pumunta ng Egypt, doon siya nagtago. Sa isang paraong doon na kilukop siya, hanggang sa nung namatay si Solomon. Tapos nung namatay si Solomon, ang sumunod na naghari sa kanya ay si, kilala niyo, si Roboam. Si Roboam. Kaya lang, noong itong si Jeroboam, noong pinangakuha siya ng Diyos na maghahari siya sa Israel, sa 10 tribe, kasi ang napunta kay Roboam, na anak ni Solomon, yung tribe lang ni Judah at saka nung kay Benjamin, dalawang tribe lang. Yung kay Sampo ang napunta sa kanya. Ito ngayon ang nakaka-ano sa kanila nung itong si Roboam ay naghari sa Israel, ay sa Judah, at pinatawag ito si Jeroboam. Ang sabi ng 10 tribe, sabi niya, yung ginawa ng tatay mo sa amin, sabi niya, masyadong mabigat, kailangan pagaanin mo yung pamato. Kasi siguro yung mga tribute binubuha sa kanila, sabi ni Roboam, sabi niya, yung aking inliliit, sabi niya, mas makapal pa sa balakang ng tatay ko. Ano yung ibig sabihin?
yung bigat na pinadala sa inyo ng tatay ko, sabi niya, dudublin ko pa. At kung ang tatay ko, sabi niya, namamalo ng whip, sabi niya, ang ipaparo ko sa inyo, scorpion. Kaya nag-rebuilding ngayon itong, nag-rebuilding ngayon itong 10 tribes. At anak rin sa kanila si Jeroboam. Kaya nung time ngayon, nung time na naghari siya doon, ang sabi ng Diyos sa kanya, sumunod ka sa akin, tumuto sa iyo. Hindi naman niya yung sumunod. Ang ginawa niya dahil sabi niya doon sa 10 tribe. Kasi sumasama sila dati sa Jerusalem dahil nandoon yung panambahan nila sa templo. Sabi niya, malayo na yun. At inisip niya, pagka pumunta sila sa Jerusalem, maikaya sila na pumunta kay Roboam, mawawala yung kanyang nasasakupan. Sabi niya, so ang ginawa niya, nagtayo siya ng templo at naglagay ng Diyos-Diyosan. Yun yung kasalanan na binabanggit dito. The sin of Jeroboam. Yung pala yun. Eh sabi ko, ano ba yung sinasabi dito? So nung sinubaybayan ko yun, sabi ko, yun pala yun. Nung nagalit ang Diyos doon. So itong time na ito, ginigipit itong Israel ng Syria. So humingi ng tulong itong si Joas kay Elisha. Actually, yung sinasabi niya na, my father, the chariot of Israel and the horsemen thereof. Parang ganito yan eh. Ama ko. Nasaan ang mga chariot ng Israel at ang mga bayo doon? Kasi wala na sila. Wala na. Tiyo mo, ginigipit na sila. Hindi sila makalaban eh. Lagi silang talunan. So nung humingi siya ng tulong noong kay Elisha, si King Joas, yun ang sinabi sa kanya, sabi niya, sige, ilagay mo yung... Kaya tinulungan siya eh, nung nilagay yung araw. Kaya lang, nung inutusan siya na hampasin mo, punin mo yung araw, hampasin mo ang lupa, eh ginawa niya, 3 beses lang. Sabi niya, 3 beses ka lang mananalo dyan sa laban mo sa Syria na yan. Kung mababasa natin doon sa mga succeeding verses na doon yung sinabi niya, 3 beses na lang niya natalo. So mulunod, sila na lagi talo. Hindi na sila makapanalo. Parang sa spiritual natin, sa ating time ngayon, parang pwede natin sabihin na yung tatlong hampas na yun, parang pwede natin i-consider yung justification, sanctification, saka baptism of the Holy Ghost. Yung tatlo na ito, hindi ito sapat para tayo ay ma-rapture. Kung mag-stop lang tayo dito sa baptism ng Holy Ghost, tandaan natin, si Sapphira at saka si Ananias, they are baptized of the Holy Ghost kasi kasama sila doon sa 20 na nag-antay sa upper room. Pero hindi sila naparating doon sa pangako ng Diyos dahil nasilaw sila sa salatin. So, justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost is not a guarantee of eternal life. Kung mananatili ka lang dito, kailangan meron ka pang gagawin. Magpatuloy. So, praise God. Praise God. Sabi nga, may paalala nga si Paul, sabi nga niya, sabi ni Paul sa Hebrews 6, 4 at 5, masahin ko na lang mga patid. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if we shall fall away. See?
So when we tasted the heavenly gift and already departed the Holy Ghost, tasted the good word of God and powers of the world to come, then continue doing, continue walking and doing. Hindi ka mag-i-stop doon. Sabi nga ng ating kapatid, si Brother Brown, sabi niya, if you are a saint, act like a saint. Walk like a saint. Dress like a saint. Talk like a saint. Pray like a saint. Believe like a saint. Shout like a saint. Be like a saint. Living like a saint. Die like a saint. And go to heaven like a saint. Praise God. Hindi tayo mag-stop doon lang sa nabautismo ng tayo ng baptism. Kailangan natin magpatuloy. Keep walking and keep doing. Praise God. So nais natin matanggap yung deliverance ng araw deliverance, Praise God. Ito lang naman ang ating exhortation. Experience to match God's Bible. That's the matching time. Kasi binabasa ko yung kanina yung mga testimony ng ating mga kapatid. Sabi ng ating kapatid dito, sabi niya, ito yung panahon ng matching time. Sabi niya, if you want to match something, match your experience against all. Sabi niya, that's what we need today is a matching time with Paul's faith in the Bible. That's our example. Real matching time. Don't try to match your neighbor. Sabi niya, match some of the saints of the Bible, kaya kinukundigan niya yung decision. Kinukundigan niya ng ating kapatid ang television, sabi niya, malakas ang influensya nito sa tao. Alam niyo, nung binabasa ko yung message niya na yun, sikat na sikat yung teleserye. Sikat na sikat yung teleserye ni David Crockett. Ba'y nahanap ko si David Crockett sa Vogue? Sabi ko, sino itong David Crockett? Parang panahon na yun, sikat siya.
At marami ang mga nauumaling sa kanya, sabi nga ni sabi ng ating kapatid, pati daw yung mga sombrero, yung mga suot na mga pinagbibili. Kasi sikat nga. Sa teleserye, yung pala siya pala yung binasa ko siya, siya daw yung si David Crockett, isang folklore hero noong 18th century. Pati sa mga tindahan, sa mga sidewalk, yung mga memorabilia niya, mga damit-damit, mga siguro mga boots, kasi 18th century, kinamumalingan ng tao, pati mga bata. Sabi niya yun daw ang kanyang mga naririnig. O may kaibang bangan. Di ba mga tao na umaling din yun sa mga teleserye? Kaya tinukod din na yung television dahil malakas ang influensya sa tao. Pati mga bata, ginagaya ang kaayusan ni David Crockett. Sabi niya, pati mga memorabilia niya ng mga time na yun. Di ba ganun din sa time natin ngayon, ginagaya ng mga tao, yung mga bata, mga Hollywood actors at mga superheroes. That's true. Dahil sa influensya ng TV, internet at kung ano pa. Kahit sa negosyo. Ang tao ang hiling din manggaya-gaya. Sa example mga kapatid, nung time nung nagtapos ako ng high school, sabi ko sa nanay ko, ang hirap naman, walang makakakitaan. So itong pinsan ko, niyaya ko, sabi ko, mag-negosyo tayo, sabi ko, mag-tinda tayo ng bibingka. So pumayag siya, nagluto-luto kami ng bibingka. Di, yung aming bibingka, dahil kami lang nagluto, apa, mabili. Hindi na, wala pang maghapon, ubos na. Nung nakita ng mga ibang kapitbahay na malakas yung aming bibingka, apang nagtayuan din sila. Eto na, nung tumagal-tagal yung aming bibingka, hindi na nauubos. Kaya ang puhunan, hindi na bumabalik. Sabi ko, hindi na yata maganda ito. Tigilan na natin. Ganyan ang tao, mahilig manggaya-gaya. Kaya nga sabi nga ni ng ating kapatid, kung magagaya rin lang naman, sabi niya yung mga banal na ang gayahin natin. That's right, amen. Yes. Amen. Right, gagawa ng tao. Sabi nga niya, sabi ng prophet, don't match yourself with your neighbor. Match some saints of the Bible. And if the Holy Ghost is in us, hindi niya tayo tuturuan ng manggaya ng mga worldly things. That's true. Amen. Ang diablo, madali lang niya i-divert ang ating attention sa word. Kaya let us always struck by him, the arrow of God's deliverance through the power of the Holy Ghost. Kailangan natin niya. Sabi ng ating kapatid, when you got the baptism of the Holy Ghost, it takes the old temper out of you. It puts you on a dress and makes you act like a lady. Makes you quit your smoking, drinking, lying, stealing, and everything. Sabi niya, brother, when you got the baptism of the Holy Ghost, it separates you. It delivers you from the things of the world. It makes you love God. It makes you go to church. It makes you worship Him. It makes you tell your neighbor about it. It makes you live above sin. Hallelujah. So every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, amen. Every line. Amen. God sent the baptism of the Holy Ghost and put into the hands of the church the arrow of God's deliverance to deliver from sickness, from sin, from worry, from trouble, from worldliness, from everything else. But we've struck short of it. Sabi niya, kapos pa rin tayo. We struck short. We go over to the church and we join the church and we think that's all right. That's not all. Sabi niya, brother, don't strike short
of nothing God's blessings. Praise God. So, don't be afraid. I'm the Lord that healeth thee. Amen. Strike it, God said so. The arrow Amen. Of deliverance. The church had been taught it some historical thing and not put it down to a present day. Ang iniisip ng tao kasi parang history na lang yung salita ng Diyos, history na lang siya, pero hindi. Sabi niya, what good is the God of Elijah if he isn't the same God today? Anong kagandahan ng Diyos ni Elijah kung hindi ganun pa rin siya ngayon, sabi niya. What good is a God of Moses that delivered the Hebrew children out of Egypt? What good is that God in the history if he isn't the same God today? What good is a God that walked the banks of Galilee by back yonder and opened the eyes of the blind, made the deaf and dumb to speak and hear, heal the sick, the lepers, raise the dead, if he isn't the same God today? What good is he? Brother, sabi niya, yet the hour of deliverance is filled with mercy today, given to the church. What we ought to do is pick it up and strike for the glory of God. That's right. And every divine blessing that God promises is yours by faith, if you will receive it. Praise God. God's promise here that he do a certain thing. But if you once step with God, take his promise. And reach right up there and say, now Lord, I believe you. And you will be a different person in the light of God's word. So, praise God. And you believe and believe and serve the Lord Jesus Christ. Kailangan natin, sabi ng kapatid natin nung siya, tapos pa rin ang Charles, sabi niya. So, kailangan natin magpatuloy. Hindi sapat sa atin yung mabautismo na experience sa atin, yung gila sa atin ng Espiritu Santo. Kailangan pa rin natin magpatuloy. Kaya nga sabi niya, kung magmamatch lang naman tayo, imasunan natin yung ating mga sarili sa mga banal sa Amen. Biblia. Lalo na yung sa Book of Acts, kasi yun ang continuation ng gospel ng Panginoon Jesus. Yun yung act ng Holy Spirit. Exactly. Yung ating binasa kanina, yung the arrows of God's deliverance is the Holy Ghost. Amen. Praise God. So, praise God. Hallelujah. Doon lang tayo din alam, mga kapatid.